Napansin nga ng maraming Lakers fans itong napakagandang dinisenyong play ni LeBron James in-game para kay Russell Westbrook. Pero bago natin yan napag-usapan, ito muna nga si DeMarcus Cousins. Dahil kinausap niya nga daw itong si Bob Myers, sinabi ni Bob Myers sa isang interview. At tinanong nga daw sa kanya ni Cousins, bakit ba wala ko sa NBA? At naging honest nga itong Warriors GM at sinabi niya, because people are afraid of how you're going to act. Takot nga ang maraming sigurong teams na baka mamaya ay mag-cause ng gulo itong si DeMarcus Cousins. Alam naman na siguro natin na nung bata pa nga siya nung sa Sacramento ay parang mainit na lagi ang ulo neto nga ni Cousins at parang laging naghanap ng gulo. At mukhang ang tumatak na ito sa maraming NBA teams. At hanggang ngayon ay naapektuhan nga siya neto at ang matindi pa niyan, wala ngang NBA team ang gustong kumuha sa kanya nang dahil sa pagkakakilanlan nga sa kanya bilang mainit ang ulo, laging gustong mag-away. Nung last team niya lang dito sa Denver Nuggets last season ay etong si Will Barton ay nag-away sila, mag-teammate pa naman sila. So yan siguro ang kinakatakot ng NBA teams na baka mag-cause itong si DeMarcus Cousins ng hindi maganda sa team at masira ang kanilang chemistry. So maintindihan natin kung bakit frustrated si Cousins, bakit wala siya sa NBA dahil may talento naman siya, may skills to play in the NBA. Kaso ang problema yung kanyang ang ugali. Yan nga ang kinakatakot ng maraming NBA teams. Pero anyways mga idol, quick update nga tayo sa MVP ladder natin so far. Luka Doncic number 1 nga muli matapos na patuloy siya mag-average ng 34 points per game, 8 rebounds and 8 assists. Grabe mga idol, ilang games na nga tayo sa season pero ganito pa rin ang mga numero ni Doncic. Number 2, Jason Tatum, 30 points per game. Number 3, si Nikola Jokic, 22, 9 and 9. At mga idol, si Anthony Davis made an appearance sa MVP voting. Pang number 8 nga siya mga idol. Nung umpisa ng season ay wala, nowhere near sa MVP voting si AD. Pero matapos ka ng kanyang dominant performances ay nandito na siya at nagpaparamdam bilang MVP for this year. So tingnan natin kung magpapatuloy yan ni Anthony Davis at tingnan natin kung aangat pa nga siya. Next at panghuling balita na nga tayo ay patungkol dito sa dinisenyong play ni LeBron James in-game. Siya lang mga idol ang nag-orchestrate. Siya lang sa utak niya, dinisenyo niya itong play na ito dahil alam niya na magre-result to easy points. Ito nga mga idol, LeBron James bumababa galing sa kabilang court at sinabi niya kay Kendrick Nunn, palit kayo ni Russell Westbrook doon ka sa gilid. Tinuro niya naman si Russell Westbrook sa dunker spot. At pinapwesto at pinaabang niya doon. Nag pick and roll naman sila ni Austin Reeves. Tapos once na mabigay kay LeBron yung bola ay itong si Zach Collins ay nag-collapse. Iniwan si Russell Westbrook kaya't pinasa ni LeBron. Resulta na sana ito sa easy basket na palpal lang ni Collins. Kung si Anthony Davis nga ito for sure easy dunk ito. So yan nga ang talaga namang pinuri ng mga Lakers fans na talino ni LeBron. In-game nga ay nababasa niya yung depensa ng kalaban, nakakapag-adjust siya, tapos nakakagawa nga siya ng play on the top of his head. So talaga namang napure itong si LeBron James ng maraming fans, lalo na Lakers fans. Masaya nga daw sila na bumalik na itong si LeBron James.